Mga boss, meron tayong DE-17V Simi wagon na ipapasilip ko sa inyo ngayon. So, sa hindi pa po, para sa kalaman ng lahat mga boss, nagsimula po ang production ng DE-17 RO6 engine sa Japan taong 2015. Kaya po, makukonsider pa ito na latest model pagdating sa mga surplus minivan dito sa Pilipinas. So, bakit po siya tinatawag na Simi wagon mga boss? Kasi po, may mga features na ng DE-17W or yung top of the line na inilagay na po dito sa DE-17V. Gaya na lamang po ng all power window, power mirror, turbo, captain seat, at napakagandang panel gauge ng wagon. Ito muna tayo sa kanyang dimension mga boss. Meron siyang haba na 3.4 meter and lapad na 1.48 meter and meron itong height na 1.9 meter. Ang kanyang ground clearance naman ay meron siyang sukat na 230 mm na para sa akin sapat na para makatawid sa mga maliliit lang na bahaba sa kalsada. At kung hindi ka pa komportable sa ganyang sukat na ground clearance, eh pwede mo namang i-upgrade, no? Or i-modify or i-lift up. Kaya niya naman hanggang 15 inch na gulong or mas malaki pa. Ang kanyang engine mga boss ay RO6A na may engine displacement na 660cc gasoline fuel. Meron po siyang 3-cylinder dual overhead cam turbine turbo mga boss. And nagpo-produce po ito ng 64 horsepower at 6,000 RPM and 95 Newton meters of torque at 3,000 RPM. So ngayon mga boss, titingnan natin yung kanyang interior. So dito tayo mga boss, all power mirror and power window. Ayan. So black interior. Yon, matting original Japan yung matting. So sa mahilig diyan ng black. Ang ganda nito. Ang kanyang dashboard na black din na merong wood design dito. Yan. Straightmatic pala siya mga boss. May park, reverse, neutral, drive, low gear, hanggang second gear, tsaka pinaka low gear na L. Yung kanyang panel cluster mga boss, napakaganda na. Pang high end na to na panel gauge. Ang ganda nito pag gabi. So sa kabila, yung kanyang RPM, yung center niya, speedometer at saka fuel gauge indicator. At meron siyang digital dito sa gitna. Yan yung kanyang odometer. So naka black leather seat. Yan, upholstery. Yan. At naka dashcam na din mga boss. Broadway yung kanyang brand. And meron ditong lagayan sa compartment dito sa ibabaw, no. Ito yung kagandahan dito eh. Mayroong compartment sa babaw. Ang dami pang malagay mo diyan. Yan. Ang laki nito mga boss. Sun visor. Yan. Lalang mirror. Napakaganda nito mga boss, no. Black interior. So dito tayo sa kanyang back seat. Yan. Naka-captain seat na din mga boss. Kasi Simi wagon ito. DE-17 lang ito pero Simi wagon. Pinaka-high end ng DE-17V. Yan.
original matting yan. Dalawa pa mga boss, oh. You know, dalawa pa yung matting. Yan. Sobrang ganda nito. So dito lang tayo sa kanyang, ito yung kanyang compartment sa likod, no. Ang laki nito. Kasi mas malapad ito kumpara sa DE64. Ayan, black din ang kanyang ceiling, as you can see. Kalagayan ng tools, dito lang po. Ayan. So, kompleto tayo dyan ng mga tools niya. Jack, tire wrench, ang mga basic tools. So, dito tayo sa kanyang likod. Yun, may spoiler na din mga boss. Hindi ko alam kung ano to. Original talaga ito sa Japan pa. So power mirror mga boss, ang ganda ng kanya mirror. Merong maliit dito. I think blind spot ito. Purpose. Simi wagon mga boss. Street matic. 4x2 turbo. Dito sa Davao mga boss, pinag-aagawan itong mga ganitong klaseng unit. May dagdag ko rin pala mga boss, ito na po ay electronic fuel injected, no. Kaya napakatipid na nito sa gas. Na may fuel consumption na 18 km per liter. So napakatipid na niyan mga boss. Fuel tank capacity na 37 liters. Pagdating naman sa kanyang braking system mga boss, meron siyang disc brake sa harap and drum brake sa likod. And meron na din itong traction control, electric power steering and air condition na din po ito mga boss. Kaya napaka-comfortable nito pagdating sa mahabang biyahe, no. And the price for this model is 325,000 pesos only mga boss. So kung sa tingin nyo, ito na po yung magiging car ninyo or family car ninyo. So huwag na mag-atubili na puntahan dito sa RCC Lower Rapnaga, Pagwaplaya, Davao City. And kung nagustuhan nyo itong video na to mga boss, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na rin sa mga bago pa sa aking channel para updated naman kayo sa susunod pang mga videos. And thank you so much for watching mga boss. Bye-bye and God bless us all.